Museum of Courage and Resistance o ang Martial Law Museum, ito ay testamento, pag-alala, prueba na nangyari talaga ang mga malawakang paglabag ng karapatang pantao noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Siyempre sa Museum of Courage and Resistance o Martial Law Museum, hindi pwedeng mawala ang isang replika ng isang Bartolina o isang cell kung saan nakakaranas ng solitary confinement yung mga naaresto at kinulong noon. Kapag malagay ka sa solitary confinement, minsan hindi lang isang araw yan, linggo yan, buwan yan. Tapos minsan hindi pinapakain, walang ventilasyon, walang ilaw. Anong mararanasan mo kapag ganoon? Ako nga hindi ko ma-imagine at parang ayokong imaginein. Pero totoong merong mga nakaranas noon, maraming nakaranas. Makikita natin dito sa estanteng ito, ito yung halimbawa ng documentation ng TFDP. Sinama namin sila dito. Usually, naka-folder ito, naka-file sa mga steel cabinet. Pero ito nilatag namin. Ibig sabihin kasi yung dokumentasyon ng TFDP, first-hand talaga, hindi yung nagre-rely lang kami sa news. O kaya katulad ngayon, sa panahon ngayon, sa social media, pumupunta talaga kami doon sa mga lugar, sa field, nagkakausap ng mga biktima. O kaya kung halimbawa, pinatay o winala yung biktima, yung mga witness o kaya yung mga kaanak nila. Napakahalaga ng mga dokumento na ito kasi pag binasa nyo yung mga nakasulat, wala kayong makikitang krimen ng mga taong ito. Oo, nagsalita sila laban sa pamahalaan, laban sa pamamalakad ng gobyerno. Pero krimen ba yun? Diba tungkulin naman ng bawat isa sa atin na kung meron tayong nakikitang hindi maganda, meron tayong nakikitang mali sa ating lipunan, dapat nating questionin yun. Dapat tayong magsalita laban dito. Dapat tayong umaksyon. So, anong masama dun? Ano ang dahilan para arestuhin o ikulong o walain o i-torture ang mga taong ito, mga nagsasalita laban dito? Merong dating political detainee na binigay niya yung mga t-shirt nila noong nandun sila habang nakadetine sila. So, pinaskill namin itong mga to at ayan, parang testamento din itong mga t-shirt na to kasi parang double meaning eh. Kaya ganito na yung mga kulay ng t-shirt bukod sa syempre niluma na ng panahon. Eh, ito yung mga suot nila nung ding pinahirapan sila. Itong dingding na nasa likod ko, mga ano siya, larawan siya ng ilang mga inaresto, kinulong, pinahirapan, winala, pinatay, naging biktima noong batas militar. Ilan lamang ito, wala ito sa kakapiranggot sa kalingkingan ng bilang ng mga dami ng naging biktima. Pero minarapat naming ilagay ang ilang mga mukha para ipakita na hindi lang sila mga numero, hindi lang figures, totoong tao sila, lalaki, babae, relihiyoso, merong mga iba't ibang mga sektor. So, kung ayaw nyo ng resibo na nakasulat, ayaw nyo ng resibo na nakadrawing, ito resibo ng mga totoong tao na pwede nyong kausapin, pwede nyong hawakan, pwede nyong pakinggan kung makikinig lang kayo. Museum of Courage and Resistance o mas kilala bilang Martial Law Museum. Isa siyang munting espasyo kung saan hitik na hitik, mayaman, makikita kung ano ang mga naging
kwento, sakripisyo ng mga totoong tao na nabuhay noong panahon ng diktaduryang Marcos. Yung mga taong lumaban sa kasamaan ng mga nangyayari noon. Sila yung mga nag-iit kung ano yung mga tama. Sila yung mga nagsabi kung ano yung mga dapat. Sila yung mga pinahirapan. Pinatay, tinorture, winala. Sila yung mga ninakawan ng kinabukasan dahil lang sinabi nila kung ano ang tama. Matuto tayo sa kasaysayan, matuto tayo sa mga leksyon na iniwan sa atin ng mga mahal natin sa buhay. Matuto tayo, buksan natin ang ating mga mata para lang hindi na natin ulit maranasan kung ano yung mga dinanas sa atin nung mga nagsakripisyo na noong mga panahong iyon.